A blessed good day mga kanyubi, I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to create layer text design in PowerPoint. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Okay, first, open muna tayo ng ating mga Microsoft PowerPoint. And in this presentation, dito tayo gagawa, no? Tuturo ko sa inyo kung paano natin gagawin yung text design ng gaya nito. Nasa slide 2. So, word is panda, no? So, yung text natin, lalagyan natin siya ng graphics or image, no? Or kahit anong gusto nyo. Okay, first, insert muna natin ang ating mga image. And in this presentation, nakapag-ready na ako ng image ko sa aking desktop. At ito ang gagamitin ko, si Panda 2. Okay, so nakatayo si Panda natin. Ilalagay ko lang siya dito sa side. And i-duplicate ko siya. So, duplicate ko siya by pressing Ctrl D and Ctrl D ulit. So, nag-create ako ng tatlong panda. No? Next is mag-i-insert ako ng ating text box. Text box, not a word art. Ah. Text box ang gagamitin natin. Then, ilalagay ko ang word na letter P. So, capital letter siya. Then, highlight ko. Okay. Then, papalitan ko siya ng font. Let's see. Aptos Black ang gamitin natin. And ang size ko, palalakihin ko para makita natin that it will be a 250 size ng letter. Okay. So, next step natin is right-click natin itong text. Then, select the format shape. And in the format shape, piliin natin itong text options. And after the text options, maglalagay tayo dito muna ng no fill. And solid line ang gagamitin natin. Then next step dito is the text effects natin. Ang pipiliin natin sa text effects under the outer shadow or inner shadow rather, piliin natin itong inside top right. So para mayroon tayong text effect. Okay, so bakit wala? Balik muna natin doon sa text. Fill natin, solid natin siya into white para makita natin yung effects niyan. Okay, so mamaya tayo magkikreate ng no outline, ay no fill para rather. Then after that, duplicate ko lang siya and duplicate. So magkikreate tayo ng tatlong image and tatlong text. Next step na gagawin natin, ipapasok natin ito, i-arrange na natin itong image. So kung mapapansin nyo, nasa likod na siya. Okay, so bago natin pala image, burahin ko muna itong dalawang image. Then, double click nyo yung image, then select remove background. So, dapat walang background pala siya para mamaya hindi siya makasagabal sa ating areas na paglalagyan. So, zoom in ko lang and I'm going to remove all. I will mark the areas na ire-retain ko kasi yung my purple, yan yung mabubura ng PowerPoint. So, hanap pa tayo ng iba na baka madbura niya. And this one. And lahat. Okay. So, clear na tayo. And adjust ko pa dito ng konti. Zoom nyo lang pag hindi nyo siya masyado makita. Then, after that, pag okay na ako, i-keep changes ko. And kung mapapansin nyo, burado na background natin. Then, duplicate natin yung image na yon. So, tatlo ulit. Then, after that, zoom out ko siya para madali nyo makita. So, next step, i-arrange na natin itong panda image natin doon sa ating paglalagyan. So, let's say,
ito okay na sa akin yan. Contento na ako dyan. So, if you are contented na dito sa paglalagay nyo, all you have to do, dahil nakaselect na yung image, press shift key and select the letter. Then, after that, punta tayo sa shape format. Then, after the shape format, piliin natin itong merge shape and select the intersect. Okay? So, yan na ang ating image ngayon. Next step natin, ito ang pipiliin natin, itong text ulit, at ilalagay natin doon. Itatapat nyo lang siya. Okay? So, after nyo maitapat, we're going to remove the fill. Okay? So, right-click nyo siya. And after that, format shape. And after that, text option. And no fill tayo. So, may outline tayo siya, di ba? So, lalabas na yon. The next step, kunin natin itong image ulit. Itapat natin doon. So, dahil nasa harap siya, right-click, send to back. Piliin natin yon. And itapat natin doon sa image na na-crop natin. So, i-align lang natin. Okay, so, ayan, aligned na siya. Nan. On next step na gagawin nyo is double-click the image. Then, after you double-click, okay, double-click the image. Then, ika-crop natin siya. Then, after we crop, tatanggalin ko yung dulo. Okay. Then, nakikita nyo naman sa baba kung hanggang saan lang yung letter. So, lumabas na yung itong line yun. Then, click crop. Then, after that, the second option, ito na naman, ang ating image, piliin nyo siya ulit. Then, send to back. Then, i-align nyo siya ulit doon. Ayan. So, aligned na siya. And after you aligned, right-click nyo. Ika-crop nyo siya. And doon naman sa kabila, kung saan yung hindi nyo siya na-crop kanina. And tatanggalin lang natin siya hanggang dyan. Okay, then after that, click the crop. So, mayroon na tayong isang letter P na ginawa. Then, highlight everything, right-click, and group. So, mayroon na tayong isang letter. So, kahit anong letter ang gagawin nyo, pwede nyo siyang gamitin using the same technique. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.